Tatlong minuto makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Huwebes, August 24, 2023. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Resupply ship nakabalik na sa Puerto Princesa matapos ang matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal. Kasunduan sa pagitan ng Paleco at Brooks Point Power Generation Incorporated nilagdaan na. Ipila Nickel Corporation nakapagsumiti na motion for reconsideration kaugnay sa cease and desist order na ibinaba ng NCIP. Proyektong solar street lights ng city government pinailawan niya sa sityo takduan sa barangay Inagawan. Sa police report, wanted huli sa Oplan pagtutugis ng PNP. Sa balitang showbiz, Gazini Ganados spotted sa San Vicente. Sa balitang good vibes, purple o violet na clinic na may Barbie collection sa lungsod, kinatuwaan online. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Walong minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita, resupply ship nakabalik na sa lungsod matapos ang matagumpay na resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Masaya at mataas ang moral ngayon ng Western Command matapos na ligtas at maas na makabalik sa
Kapo na pagsasa ang rotational and resupply mission na wala sa BRC Sierra Madre sa iyong Insula sa West Philippine Sea. Naihatid kasi ng dalawang lansa ang pangailangan na mga sundalong nakatalaga doon at napalitan ang mga sundalong dapat na mapalitan. Pahuling resupply kasi nila matapos bumbahin ng tubig ang isang lansa ay kalahati lang ng supply ang naiwaba at kalahati ng sundalo ay napalitan. Kaya sa resupply nitong Martes ay tuloy ang na paalis ang mga na-extend doon dahil sa nakaraang pangyayari. Pagamat may pagtatangka pa rin na ng pampomba ng tubig ay hindi naman umano ito tumama sa resupply ship at kahit may tangka ng pagharang ay nanaig pa rin ang misyong PIMA. Ang pag-aasay ng mga sundalo sa iyong tiyol ay bahagi ng kanilang tungkunin pero karamihan sa mga ito ay voluntaryo na nagpapasay sa DRC Sierra Madre. Hindi na sinagot ni Western Commander Vice Admiral Alberto Carlos ang tanong may kaugnayan sa pahayag ng China. Andun na muna siya para salubungin at pasalamatan ang supply mission sa kanilang tagumpay at bahagi ng nasatakupan na exclusive economic zone na ang Ayumin Shoal kung saan nasa 100 nautical miles lang ito mula sa 200 nautical miles na sakop ng exclusive economic zone na, ng West Philippine Sea ng Pilipinas. At muling gagawin ang supply and rotational na ito sa Ayumin Shoal na bahagi ng nasatakupan ng Pilipinas at lahat ng batas ay naayon sa Pilipinas kaya walang dapat ay magpaalam o paalaman sa lahat ng dapat gawin na sa nasasakupan sa West Philippine Sea. Kasama ni West Com Commander Vice Admiral Alberto Carlos sa pagsalubong sa resupply mission na Naval Forces Commander Alan Javier at ilan pang mga opisyal ng West Com para ipakita ang kanilang suporta sa mission team na kanilang o sa kanilang tagumpay na nagawa. Pinaghanda din ni Vice Admiral Alberto Carlos ng mga kain ng mga sundalo bilang pasasalamot sa mga ito at para i-welcome. Umakyat din ang lansa si Vice Admiral Alberto Carlos sa pagdaong ng dalawang lansa kung saan magkakaroon pa ng debriefing ang mga ito sa kanilang kinaharap sa nakaraang biyahe. Sa huli ay magkakasama ang resupply team at mga opisyal ng Westcom na nagbigay ng isang sigaw ng kasiyahan sa matagumpay na resupply mission na kanilang nagampanan. Family Paris para sa DWTR, unang sa puso ng mga talawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Formal nang nilagdaan kahapon, August 23, ang kasunduan sa pagitan ng Palawan Electric Cooperative at Brooks Point Power Generation Incorporated bilang bagong power producer sa Palawan gamit ang renewable energy. Sa pagkakapirma ng power supply agreement ay indorso na ito sa Energy Regulatory Commission o ERC at kapag naaprubahan ay bago sisimulan ang pagtatayo ng planta sa Barangay Tubtob sa bayan ng Brooks Point na aabot ng 18 buwan ang paggawa ng planta. Ang multi-feedstock biomass tubtob power plant ay inaasahang magbibigay ng 7 megawatt na kuryente sa buong lalawigan ng Palawan kada araw. Gagamit sila ng mga agricultural waste gaya ng ipa ng palay, balat ng mais, baon ng niyog at iba pa na bibilhin din nila sa mga magsasaka. Aabot ng 20 toneladang basura galing sa agrikultura ang susunugin nila kada araw. Ayon kay Rio Balaba, ang Senior Legal Counsel ng Brooks Point Biomass Tubtob Power Plant or BPPGI Ligtas at masusi nilang inaral ang lahat ang mga natitirang uling ng mga sinunog na dumi ay magagamit na panabasa lupa at mga makabagong teknolohiya at gamit sa planta na requirement din ng Paleco sa kanila. Sabi ng Paleco, ito ang kauna-unahan nilang kasunduan sa pagpapakilala ng renewable energy sa lalawigan. Balita Uno with DYPR. Sa iba pang balita, ang EP Lenical Corporation nakapagsumiti na ng motion for reconsideration kaugnay sa cease and desist order na ibinaba ng NCIP. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR.
nakapag-file na ng motion for a consideration ang Ethereal Nickel Corporation na sa korte sa binaba na suspended order sa kanila ng National Commission on Indigenous People ni Marupan Region na kung saan isinasaad sa kanilang umara na dapat walang kapangyarihan ang NCIP na sila ipatawa ng suspension dahil ang function ng National Commission on Indigenous People ay para lang sa mga usapin at problema ng mga katutubok kung saan ito ang mandato sa kanila kaya wala silang karapatan na panghimusukan ang kumpanya kaya dapat na resolbahin ng NCIP ang ginawang pakipagkasundo sa pagbibigay ng exemption sa kanila. Binigyan na din ng Ethereal Nickel Corporation ang Section 66 ng EPRA Law na sinasabi na ang jurisdiction ng NCIP para lang sa mga problema at magusot sa loob ng mga katutubo kaya walang kapangyarihan ng NCIP na makialam sa kumpanya at magbaba ng CDO na malinaw umano na nakasaad dito. Kaya sa kanilang MR sa Cortes, dapat makita ito na dahilan para alisin na ang CDO sa kanila ng NCIP. At sa pamagitan nito, naniniwala ang INSIC na dapat magbaba ang korte ng utos para tuluyang baliwalain na ang CDO dahil lahat ng usapin taugnay dito ay may maayos na kasunduan sa mga tubo at sa pagitan ng INSIC sa loob ng kanilang impact barangay. At hanggang hindi umano nagbababa ng desisyon ang korte sa kanilang isinumitang MR ay walang dahilan para sila tumigil sa kanilang operasyon na tulad ng gustong mangyari ng NCIP. Kaya naman na sa pagtatapos ng limang araw na ibinigay ng NCIP ngayong araw ng Huwebes ay hindi ito magkakabisa dahil sa kanilang MR maliban kung maglalabas ng desisyon na ang korte sa kanilang apila na pinapaboran ang sinuman pero hanggat walang desisyon na ay magpapatuloy umano ang operasyon na ng Ethereal Nickel Corporation na hanggang walang sagota ang korte. Nakapagsumiti na rin sila ng kopya ng kanilang MR sa lahat ng tanggapan ng ahensya ng gobyerno dito sa Laluigan hanggang sa NCIP Palawan. Romel Lizares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romel Lizares. Pinailawan na ng city government sa pangungunan ni Mayor Lucilio Bayron ang solar street lights project sa Sitio Takduan sa Barangay Inagawan Sub noong August 22. Sabi ni Mayor Bayron, mahalaga sa kanya na mabigyan ng maliwanag na daan at tinitirahan ang mga nakatira sa Sitio Takduan dahil alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kaligtasan at pamumuhay ng mga residente. Nagpasalamat si Purok President Marcelo Salinas ng Purok 2 dahil matagal na rin nilang hinihiling na magkaroon ng pailaw sa kanilang lugar, lalo pa na bahagi rin ito ng National Highway papuntang Sur. Ligtas na daan at malayo sa disgrasya para sa mga motorista ang matutugunan ng proyekto. Bahagi rin ng malawak na pangarap at plano ng mega-apuradong administrasyon sa pangungunan ni Mayor Bayron na maging maliwanag ang buong syudad ng Puerto Princesa, mapa-rural man o urban areas ng syudad. Libo-libong streetlights na rin ang napailawan ngayong nagpapaliwanag ngayon sa pagsapit ng gabi sa poblasyon areas at iba pang barangay. Balita Uno with DYPR. 17 minuto makalipas ang alas 6, ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo.
Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kami-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes na gaganapin sa Paleco main office mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases, samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Huwebes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilan ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Ako po si Ernest Cabadilla, isang businessman at may-ari ng Yamis Pension ng Quezon, Palawan. Ako po ay papasalamat sa Red Alingatong dahil nagkaroon po ako ng sakit sa knee na ayon sa aking doktor sa Manila na mataas po ang aking creatinine, nagiging 300+. So magmula makilala ko si Red Alingatong dito sa pharmacy dito sa Quezon, ako'y binasa ko ang kanyang benepisyo sa gamot na to. Sinubukan kong inumin ito within 2 weeks at ako po ay nagsubok na magpa-laboratory at nagpatingin ulit sa aking doktor at nalaman ko ang resulta ng gamot na aking iniinom ng Red Alingatong. Nalaman namin na bumaba pala ito. Kaya doon ko nalaman na ito palang Red Alingatong is maganda para sa ating kalusugan. Lalo na po sa ating mga kalalakihan sa prostate na ito, sa kidney, maganda pala ito. Kaya labis-labis ako nagpapasalamat sa GreenMed Pharma na sana ito silang kompanito ay magiging patuloy ang kanilang production para magiging maayos at marami pang matutulungan pang ibang mga tao. Balita Uno with DYPR. 21 minuto makalipas ang alas 6, iba pang balita sa bayan ng Nara naman, naghatid ng libreng serbisyo ang Provincial Legal Extension Services Program ng Provincial Legal Office ng Pamalang Panlalawigan na ginanap noong August 8 hanggang 18. 23 mga barangay sa Nara ang dumalo sa libreng serbisyong legal na hatid ng grupo. Sa unang araw, isinagawa ang seminar o orientation na dinaluhan ng 80 mga individual, kabilang ang mga lupong tagapamayapa at iba pang opisyalis ng barangay. Kabilang sa mga tinalakay sa seminar ay ang katarungang pambarangay, duties and accountabilities of government officials and employees o ang RA 6713, RA 3019 at RA 11032. RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act o ang VAWSI, Anti-Trafficking in Person at RA 11596 on an act prohibiting the practice of child marriage. Sa ikalawang araw naman ay 63 mga individual ang nabigyan ng libreng konsultasyong legal na karamihan ay tungkol sa problema sa lupa, problema sa barangay, small claims at VAWSI. Ang mga nabanggit na aktibidad at serbisyo ay pinangunahan ni Provincial Legal Officer Joshua Bulosa kasama si Attorney Mary Joy Ordaneza Cascara at ila pang mga abogado mula sa Provincial Legal Office. Si Attorney kasama din si Attorney Vanessa Bautista ng Commission on Human Rights at LGOO John Marvin Salvacion ng DILG Palawan, katuwang ang mga abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter sa pangunguna ng kanilang presidente na si Attorney Sosain Lacson at 2 abogado mula sa Philippine Coast Guard. Layunin ang programa na maipaabot ang serbisyong legal para sa mga mamamayan sa lahat ng munisipyo ng Palawan ayon na rin sa direktiba ni Governor Dennis Socrates. Ang bayan ng Nara ang ika-anim na munisipyo sa Palawan na napagkalooban ng serbisyong legal ng Provincial Legal Office. Nauna nang nagsagawa ng legal consultation ang Provincial Legal Extension Services Program sa mga bayan ng San Vicente, Rojas,
Quezon, Taytay at Batarasa nitong mga nakalipas na buwan. Balita Uno with DYPR. Police report. Sa ating police report, wanted huli sa Uplan pagtutugis ng PNP. Ang detalye na balita hatid ni Romy Luzar. Balita Uno with DYPR. Nahulog sa Uplan pagtutugis ng mga pulis ang wanted na si Rafi Sumugat Valencia alias Rap Rap, 24 anyos, binata at mangisda na residente ng barangay Tandawaga, Rizal, Palawan. Kusan ito na aresto na naharap sa kasong statutory rape by carnal knowledge at walang piyansa na ibinaba ang korte laban sa sospek. Naarest ang sospek na joint operation ng CIDG Palawan at Rizal Police. Pagbisa ng warrant of arrest na ibinaba si Judge Ramon Tito Mendoza, 4th Judicial Region, Branch 165 ng Brooks Point, Palawan. Romy Lazares para sa DYPR, para sa puso ng mga Palaway niya. Police report. Maraming salamat, Romy Lazares, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagbimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pera padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR.
Showbiz Balita. Sa ating Showbiz Balita, Gazine Ganados spotted sa San Vicente. Ang Showbiz Balita, hatid ng Showbiz Insider Joel Contravida. Showbiz Balita. Nasa San Vicente ang beauty queen na si Gazine Ganados. Ibinida nito sa kanyang social media account na inakyat niya ang sikat na bato ni Nining Ning na view sa nasabing bayan at gumawa pa ito ng content doon. Sabi pa ni Gazine, maaga siya gumising, mga alas 5 pa lang doon ng umaga, tinungo na ang nasabing magandang view. Ang Cebuanang si Gazine ay Miss Universe Philippines 2019. Siya ang pinakahuling binibining Pilipinas sa nanalo ng nasabing corona bago nalipat ang prangkisa nito. Nandito rin siya sa Palawan noon para mag-judge sa Miss Palawan Universe. Kilala rin ang beauty queen na nagpapakilala ng mga pagbisikleta na maganda sa kalusugan ng tao. Joy Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawan. Showbiz Balita, Balitang Good Vibes. At sa ating Balitang Good Vibes, ano ang magiging reaksyon mo kung mapunta ka sa isang clinic na puno ng kulay lilac o purple ang mga gamit at may Barbie doll pa na koleksyon? Yan ang clinic ng OB-GYN doctor na si Maria Chona Lacau Sibal sa Medical City sa Malabar Street na pinost ng netizen na si Daniel Arazola. Sabi ni Daniel, nakalimutan niya ang sakit na nararamdaman nang makita niya ang clinic na violet ang karamihan na kulay ng gamit at nakakawalaan niya ng hirap na dinaranas. Nalaman pa ni Daniel na Barbie fan din ang doktora, ngunit ngayon pa lamang ito nagsisimulang mangulekta ng mga Barbie dolls. Pagamat bata pa lang ito ay mahilig na sa sinasabing or sa Barbie doll, ngunit dahil estudyante pa lamang siya noon at hindi pa sapat ang pera, ay hindi ito makabili ng Barbie dolls kahit dahil may kamahalan ito. Kaya ngayon na doktora na siya ay sinimula na nito ang koleksyon. Nasa third floor room 5 ng Medical City ang clinic ni Doc Chona Sibal na aminadong paborito ang kulay na purple. Balitang Good Vibes, Ulat Panahon. Sa ating Ulat Panahon, ang buong Visayas, Palawan, kasama ang Calayan Group of Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng medyo maulap hanggang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidat at pagkulog. Dulot ng habagat, mahina hanggang sa katamtama na hangin mula sa Timog Kanluran hanggang sa Kanluran ang iiral sa buong Visayas, Palawan kasama ang Calayan Group of Islands at sa Occidental Mindoro na may banayad hanggang sa katamtama na pag-alola. Ulat Panahon. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamayang tanghali. Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenja, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 FM.